Ako naman, kararating lang po nitong halaman na to sa akin kanina. Pagka-unbox ko, napahinga lang ng ilang oras kasi umalis ako, bumila ako ng paso. Eto, tinanim ko na, rinopa ko na, diniligan ko na po. At subok ko na rin naman po ito. Ito yung papri sa akin ni Kuya, ang Glonny Mat. Tapos ito si Paraiso Verde. So, ano ko sila, pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag dumarating ako ng mga halaman. Tara. So, pag nag-mix ako ng lupa, may nakahanda na ako laging ipa na may nakamix ng loam soil. Loam soil, tapos yung mga ko dyan, mga compost. Kasi ang ginagawa ko sa ipa na yan, pinipiga ko yan kasama lupa para kumapit siya. Tapos pag nagtatanim na ako ng ibang halaman, depende sa halaman ang ginagamit kong potting mix. So tulad dito, eto may kukupit tayo tsaka fiber. Ginugupit ko lang to. Eto acacia leaves to. So medyo ginugupit ko tong fiber kasi pag pinabayaan ko lang ganyan yung fiber, ang nangyayari, nagbubuo-buo lang siya. Hindi yan sila maghihiwalay. Pagkatapos ito, hinahalo ko na ito siya. Kitang sa fiber, kailangan ikaw mismo mag buhag-buhag-hag. Kailangan paghiwalay-hiwalayin siya. Tulad yan, Saka mo siya ihalo sa lupa. Ang hirap niya ihalo sa lupa, sa totoo lang, pag ganito siya. Hirap niyang ihalo. Oh. Ano rin yan? Yan o. Buo pa rin siya. So, pag nagtatanim na ako, tsaka ko na lang siya binubuhagag ng ganyan. Meron tayo ditong coco cubes. Halo ko lang siya dyan. Kailangan na dito, tsaga-tsaga lang talaga. Tapos ito, acacia. Pipilian ko lang kasi hindi ko pa to siya na, na-segregate eh. Yung mga, pag nagwalis ako na acacia leaves, sama na lahat yung madaanan. So, kaya may ganyan . Tapos ito, mga tira-tira ko na to, nilalagay ko sa compost ko. Sa ilalim ng mga kanateya. So, walang basura po dito sa akin. So, may nakahalo na siyang mga acacia barks. Acacia barks po to. Ito. Acacia barks. Kasi pag namumulot ako ng dahon ng acacia, nasasama to. Kasi ito mga kusang naaalis to sa puno ng acacia, itong balat na to. Kusang naaalis to. Tigas. Kailangan kasi itak. So, itong pots na to, nabili ko lang to siya, 300. Ito. So, unahin ko to si Paraiso. Check nyo lagi kung may butas yung mga paso nyo. Kasi baka maya nyo, walang butas. Tapos, ang gagawin ko, sasama ko na yung lupa niya, di ko nagagalawin. Kasi, alam nyo, pag nakita nyo naman okay yung halaman, ba't nyo pa papalitan ng lupa? Yun, di ba may mga ganon? Yung iba, papalitan ng lupa. Kung okay naman yung halaman, huwag nyo napalitan yung lupa nyo. Kasi mag-e-effort pa kayo, gagastos pa kayo. Ito para kasama yung lupa, yung pinaka-potting mix niya. Kasi puro lang naman potting mix niya, coco pit.
Sinama na, so ayoko nang galawin. Okay naman yung halaman doon sa lupa niya eh. Ayan. Isunod ko kaagad to si ano, Norida Bruns. Ang sikip na lamesa ko. Ang ganda niya talaga oh. Nakat siya oh. Ayan. Nung namain ko to kasi live sale yun, namain ko to, sabi na sa akin ni seller, ni Kuya Ramil, Tatay Ramil, nakat niya daw to kasi ang balak niya ito, itong down to isa, dalawa, tatlo, itatapkat niya sana. E nung namain ko, sinabi niya na sa akin na may ganito na, pero may suloy na, oh, ayan o. Oh. May active na, tapos ito pa, oh, dalawa na. So, ito yung ugat niya, ayan o, oh, itong tatlo na to. Ilalabas ko to, tapos may gagawin ako. Active naman yung ugat niya, buhay yung ugat niya, ayan o. Oh. Kasi ikakat ko pa rin yan. Kaso ngayon, ayoko muna siyang pakialaman kasi yung halaman, medyo stress pa sa biyahe. Tapos, puputuling ko pa. Kawawa na yung halaman. Ayun, may mga active pa, oh. So, ang gagawin ko, ganyan na lang muna. Tapos, diretso ka na siya ipupropa. Para hindi ko na isiksik yung mga ugat niya pa ilalim. Yung ginagawa ko lagi sa mga halaman ko, air layering. So, diretso na ganun. Kasi may stress pa yan eh, pag i-ano ko pa sa ilalim yan. I-stressing ko pa yan. Hindi naman dito sa gilid lang. Ganito lang oh. So, meron ako mousse dito, hindi ko pa nabasa. Mamaya. Dito lang gagawin ko. Itong ugat na to, papasok ko dito. Yan. Tapos, papakagating ko na siya. Ah, diba? Yan na, oh. Pag itanim ko siya sa lupa, tapos bubunutin ko na naman, mai-stress lang yung ugat. So, okay na yan ganyan. So, ayun na siya. Tapos, ididikit ko lang ito ng ganyan. Mamaya, kakailan ko ng tape. Or, ano. So, itatali ko na siya ng dalawang cable tie. Para lumapit siya mismo sa puno. Ito gagawin ko. Para itong nasa ilalim ito, oh. Itong ilalim na to yan. Didikit siya sa puno ng ganyan. Kailangan ko siyang payakapin. So, mamaya didiligan ko yan. Diba? Tapos ito. Ano ba to? Itong Preco boxer ata to eh. Kung di ako nagkamali. Para siyang boxer. Nakilala ko na kasi siya doon sa mga pinabenta sa akin. Ayan. Ay, nasira pa ata. Oh, ayan oh, suloy. Ito ang kagandahan pag mother ang nakuha mo, yung pinakababa niya mismo. Ayan oh, may mga suloy na yan, green oh. Ito nasira eh. Hmm? Suloy rin. So, pag lumaki-laki to, pwede ko nang i-top cut. Si ano to, si variegated. Variegated po ito oh. Tignan nyo yung stem niya. Iba yung stem niya. Meron po ako nito eh. Namumuti-muti yung stem niya. Lutuin ko lang siguro to sa potassium eh. Para talaga. Ang in-expect ko kasi variegated, ano talaga, yung pumuputi yung dahon. Sabi variegated daw to. Pero tingin ko kasi, nung una, nagduda ako dito. Kasi pag nagkapunggos yung, or may sakit yung halaman kong pinodendron, ganito rin ang kulay. Titingnan ko siya. So, pag ganito, lalagyan ko na lang siya ng pool. Ayan, para may kakapitan siya. So, itong pasok ko kasi walang butas. Ayan. Maliit lang. Kailangan ko lang siya tusukin. Kaya, ayoko na magkamali dati kasi diretso-diretso ako eh. Yung pala yung mapasok ko, walang butas. So, sa mga na ano, nakaramblag ko kasi may nagsabi na kailangan daw na
bumili man lang daw ako ng stick. Meron po akong gimbal. Yung cellphone ko kasi po, yun ang malagpo. Yun ang malikot. Kaya akala nyo nagde-delay po yun. Kasi yung cellphone ko, isa lang po kasi ginagamit yung cellphone. So, nagla-live ako. Nag-i-edit ako. Isang cellphone. Tapos may mga ka-chat pa ako. Tapos mga video ko nasa cellphone. Kaya ang nangyari, ayun nga, nagla-lag siya. Hindi kinakaya na cellphone ko. Kasi nabasa ko yung comment na para daw sa background may nag kumakain pa doon ng bubble gum. Hindi po. So, ito mga pots na to, ang bili ko dito, 11 pesos. Alis ko lang. Ayan. Florida green po ito. Ang laki ng ugat. Kahit alisin ko itong ugat na to, sa dami ng ugat, buhay pa rin siya. Kasama ko na rin siya. Kaya ako pinili to sa maliit na pot na to. Kasi pambenta ko po ito. Ibibenta ko siya. Ang mangyayari kasi hanggat maaari, iniiwasan ko yung mga malalaking paso. Para pag dinideliver ko, hindi po mahirap sa pag-deliver. Ganun din naman po eh. Pagdating sa mga bumibili, i-re-repot rin nila yan. Importante stable yung halaman. Aalagaan ko pa po ito hanggang mag-stable. So, ito yung pangalawa nating pots. Pangalawa nating Florida green. Ayan, may baby na nga ito eh. Ayan oh, may baby na. Pwede na siya i-propa. I-propa ko na siya. Pag nakakita ko ng ganito, pinopropa ko na agad. Ayan. Ito. Para pag nag-stable, pwede ko na siya pang ano, benta. Magdadagdag pa naman to ng dahon. Habang pinapa-stable ko siya, magdadagdag pa to ng dahon tulad niyan. Kaya pala apat ang kinuha ng anak ko na ano eh, paso eh. Ganda ng potting mix natin. Tapos ito yung last. So yung panghuli natin. Titingnan ko kung may mga ano suloy. Wala naman. So sama ko na yan. So, katulad yan, meron na kasi akong mother ng paraiso berry. Ito, balak ko kasi dito, pambenta rin. So, katulad dito, nakita ko may ugat siyang. So, nakita nyo, ang lusog ng aerial roots niya. Roots with S kasi, sabi nila pag marami, higit sa isa, or higit sa dalawa, ayan, with S daw, yun o. So, babalutan ko na agad siya. So, ito, nababad ko na to. So, babalutan ko na siya. Alam nyo ang napapansin ko doon sa ano ko, painted lady. Hindi ko naman siya kinat. Binalutan ko lang siya ng mousse ng ganito. Ang nangyayari, ang bilis niya magdahon. Tapos, ang bawat dahon na lalabas, bagong dahon na lalabas, lagi may kasamang ano, malusog na aerial roots. Sa glad hands ko, ganun rin. Ibig pinagbabalakan ko na yung glad hands ko na i-cut ko na hindi ko makat-cut kasi maawa ka eh. Manghinayang ka eh. Kasi para na rin sila may kinapitan. Siyempre, ang ugat pag may kinapitan. Kaya nga nilalagyan natin ng pool. So, ang tawag po dito sa mga wala pong alam, ano po to, cable tie, pag gusto nyo bumili nito. Sa hardware po. Nakakabili po kayo nito sa hardware. Cable tie, yan. So, lalagyan ko na lang ng stick dito para hindi siya gumagalaw-galaw. Sabagay, kahit hindi na eh, matibay siya eh. Kasama kasi yung lupa niya, di ba? So, matibay na siya. So, didiligan ko na siya. So, didiligan na natin.
So sabi kasi ng iba, once na nagtanim po, tapos minsan ay ito po pala, may nagsabi na pag galing ng biyahe, pinapahinga mo muna nila yung halaman. Ako po hindi ako kukontra doon dahil yun ang subok nila. Tapos pag natanim yung halaman, mga 2 days bago diligan. Hindi rin po ako kukontra doon. Dahil sanay sila sa ganun. Ako naman, kararating lang po nitong halaman na to sa akin kanina. Pagka-unbox ko, napahinga lang ng ilang oras kasi umalis ako, bumili ako ng paso. Eto, tinanim ko na, prinopa ko na, diniligan ko na po. At subok ko na rin naman po ito. Ito ginawa ko sa mga halaman ko po. So, dagdagan ko lang siya ng lupa. Para tumibay lang. Ayan. Dagdagan natin ng lupa. Tapos, diligan ko agad. So, kapag ganyan natapos sa ako, bagong time ko lang sila, gumagamit po ako ng Puradan. Hindi po to sponsor ng Puradan. Hindi po to sponsor. Pero kasi diba ang Puradan, yung sa lupa, ano sila, anti-fungus, kung may mga insekto rin, tinataboy rin nila. It's either tinataboy or pinapatay. Basta naaalis yun. So, mga kalahating kutsarita lang. Iikot ko yan. Kakalat natin yan. Nilalayo ko lang siya sa ugat hanggat maari. Nilalayo ko sa ugat, nilalayo ko pala sa pinakapuno. Yun na parami yun ah. Basta balay siya sa pinakapuno. Nilalayo ko lang. So, ayan na mga kaibigan, Dudong o Ginday. Natapos na yung ginagawa ko. Nakita nyo kung paano yung preparasyon, paano yung pagtatanim ko sa mga bagong ito sila. Kasi yung iba nakita nyo naman. Ito naman sa mga bagong itong batch na to. So, sana sa video na to may natutunan po kayo. May na-share ako sa inyo na kapakipakinabang po at nakakatulong sa paghahalaman nyo. So, ayan na nga. Bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga next video ko po. So, ayan na nga. Thank you!